Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang isa sa mga uri ng wikang pangkomunikasyon ng mga Pilipino, ang Pulong Bayan. Ano nga ba ang Pulong Bayan? Ang Pulong Bayan ay ang pagpupulong ng mga taong naninirahan sa isang bayan upang mapag-usapan ang mga suliranin, hakbang at maging ang mga inaasahang pagbabago. Dito, maaaring sabihin ng kalahok ang kanilang mga saloobin. Mahal, punta muna ako sa bukid, ha? Ah, sige mahal. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Ah, sige, mag-iingat ka. Uy, pare! Punta tayo sa bukid. Sigurado kong maganda yung ani natin doon. Sige, pare. Sigurado naman na maganda yung talim natin doon. Wala pare, baka minalas tayo ngayon na inatake ng mga peste yung pananim natin . Oo nga pare, mukhang okay pa naman itong isang araw . Ano ba magandang gagawin? Halika pare, uwi tayo, report natin sa barangay. Sige, tara. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Andiyan po ba si Kapitan? Andiyan po siya doon. Meron lang po sana kaming erereklamo tungkol doon sa nangyari sa aming pananim ng isang araw. Sige po, pasok po. Kap, may naghahanap po sa'yo. Papasukin mo. Pasok na po kayo. Magandang umaga, Kapitan. Magandang umaga din. Upo kayo. Kailangan natin tungkol po doon sa pananim namin na napinsala nung isang araw. Gano'n ba kalaki yung pinsala? Malaki na po, Kapitan, yung napinsala. Tapos yung nagastos namin, medyo malaki na din po yung halaga. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Magpapatawag ako ng pagpupulong sa ating bayan. Sige po, Kap. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pag dyan ka nagtatapon ng basura, magdudulot yan ng masangsang amoy. Kasi baka rin sa basura dyan. Sus, okay lang yan. Ay naku mare, mali yan. Kuman ko sa'yo, bahala ka. Lika na nga! Mga anak, kain na muna kayo. Masarap ang ulam natin. Wow, sarap. Nay, wala pa kong kalang kumain. Na bakit naman? Ay, masarap-sarap naman ang ulam natin. Yung sumasakit kong tiyan ko dahil sa masangsang na amoy. Parang naamoy ko. Masama rin yung pakiramdam ko. Nak! Ano masama yung ano? Yung pakiramdam ko na eh. Dahil sa masasang naamoy. Parang ganun na nga. Magpahinga ka muna. Dito ka muna. Mahal, okay lang ba kayo? Paano na to? Mahal, nagkakasakit na ang dalawa nating anak. Dahil ba doon sama pa ang kanan ng ating bahay? Oo, mahal. Tapos yung mga basura nila, pinatapon nila kung saan-saan. Anong dapat natin gawin? Siguro, mas mainam na i-report na lang natin ito sa ating barangay upang mabigyan nila ng solusyon. Sige, mahal. Mas mainam nga. Magandang hapon po, ma. Magandang hapon din po. Nandyan po ba si Kapitan? Nasa loob po. Sige po, pasok po kayo. Magandang hapon po, Kapitan. Magandang hapon po, Mrs. Upo kayo. Salamat po. Anong sa atin? Ganito po kasi yun. Nababahala kami sa dalawa naming anak sa kanilang kalusugan. Kasi nagkakasakit sila dahil sa masamang amoy na nanggaling sa kanal ng aming kapitbahay. Ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong mag-alala, Mrs. Gagawa namin ng action yan. Salamat po, Kapitan. Alis na po kami. Sige, salamat. Pearly, tawagin mo mga opisyalis ng barangay at magkakaroon tayo ng pagpupulong. Opo, Kapitan. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Kapitan. Pinatawag ko kayo kasi
merong problemang kinakaharap ang ating mamamayan sa ating barangay. Ngayong araw, merong dalawang problema na dapat nating aksyonan. Una, yung basurang barado dun sa Kurokwan 8. Tapos yung pangalawa, yung mga peste dun kila Mang Kanor tsaka Mang Cedric. Magpapanood siya kapag nababukas, meron tayong pagpupulong sa barangay. Alas 8 ng umaga. Sige ka. Yun lang, salamat sa lahat. Salamat. May dalawang isyo na kinakaharap ang ating barangay. Unang isyo, ang baradong kanal sa Kurokwan 8. Mrs., pakiulit yung iyong reklamo. Yung sa akin po kasi, ang dalawa kong mga anak ay nagkakasakit dahil sa barado at masamsam na amoy na galing sa kanal ng aming kapitbahay. Ngayon, gusto ko po itong mabigyan ng aksyon para wala na pong maapektuhan na iba. Kap, pag hindi yun nasusolusyonan ng mabilis, lalaganap at makakaroon na sakit sa atin na dengue. Maraming salamat. Kapo, napag-usapan namin lahat na magkakaroon tayo bukas ng offline linis sa barangay. Bawat bakuran kailangan linisan. Bakuran ko, linis ko. Po. Ang mahuling hindi naglinis ng kanilang bakuran ay magmumulta ng 500. At ang aming naliipong pera ay papagawa namin ng mga basuran. Kada kanto lalagyan ng basuran para hindi na magkalat yung mga basura at pupunta din sa mga kanal at babara. Kung wala nang tanong sa unang suliranin, yung diretso na tayo sa pangalang suliranin. Yung suliranin namin is, yung pananim namin is, nadadamage siya ng peste. So, tinatanong lang namin kung paano ba yun masulusunan. Maraming salamat. At saka, kapitan, medyo malaki na rin po yung nagastos namin, saka wala na kaming naisip na iba pang solusyon. So, problema nga, pinapag-usapan na namin yung kahapon. At magbibigay kami ng mga libreng binhi para sa mga magsasakam na apektuhan ng peste. At aalamin din natin kung saan galing yung peste na yan at paano susukuin ng peste na yan. Wala na bang tanong? Wala na po. Sa mga kapwa ko mamamayan na nandito ngayon, humingi po ako ng dispensa, lalo na po sa iyo, ma'am. Dahil nakasakit po ang dalawang anak mo dahil sa akin. So, mas mabuti nagkaroon ng pagpupulong ngayon para masolusyonan po natin ang sularin mo. Ngayon po, ako ay nagpapasalamat sa mga nandirito ngayon at lalong-lalo na sa iyo, Kapitan. Dahil binigyan niyo ito ng oras at atensyon sa ganitong pagpupulong. Ako ay labis talagang natutuwa kasi ang mga sandirin natin dito sa barangay ay agad na nabigyan ng aksyon at yun po, maraming salamat.